my god, baby, I'm back again. Hello, hello, hello. Shout out pala doon sa mga newly subscribers ko. Hello, guys. Hi, baby. Pagpasensyahan nyo na at hindi pa ako nagbibihis. Kagabi pa to. At kagabi din, kahapon, tama. Nag-makeup, chuba-chuba, chelas lang ako. Ayan, hello, guys. Hello. Sa 160 lang naman. Pasensya na kayo, ha? Kasi hindi na ako nakakapag-vlog, especially this time na I'm one of the frontliner. Kaya alam nyo na, busy-busyhan ng bebe nyo. At kahit na nasa trabaho, iniisip ko pa rin kayo, di ba? I'm not into, did I say, it's better if I do na kumita sa Facebook, sa YouTube. Di ba? Ang saya nun. Mamimigay ako na kung ano-ano. Sige, go, subscribe pa. Ayan, mag-comment down below lang kayo kung ano mga kachuvahan ang gusto nyong gawin ko. Kung mga challenge ba dyan. Huwag naman below the belt, ha? At huwag naman yung pamatay. Kasi baka di ko kayanin, alam nyo na. Oh, by the way, I just wanna share a quick thing that I'm doing every day. Quick tips na rin. Lalo-lalo na doon sa mga tao na hindi ma... Ano yun yun yung hindi marunong magluto o hindi kagalingan magluto. I'm not claiming I'm a good cook. I can cook some, pero hindi ako nag-claim na I'm the best, okay? Tip ko lang to, sharing lang based of my experience every day. So, since I'm working 5 days a week, of course, syempre, kailangan din natin mag-day off, you know? Di tayo robot. Robot nga. Napapagod din. Nawala ng baterya. Nawala ng battery. Ano? Battery. At nawala ng oil. Kailangan palitan. May maintenance. Ako pa kaya? Ayan, quick tips lang. Okay, nung isang araw. So, pangalawang araw na siya ngayon. Pangalawang init. So, namalengke kami at bumili ako ng, ito paborito ko lang, bumili ako ng salmon at saka ng pechay o mustasa, yung dahon na. And then, sinigang ko yung salmon. So, syempre, maasim siya, acidic, diba? So, pag ganyan acidic, tatagal. So, tapos, syempre, ilang piraso na yung isda. So, syempre, ang liit-liit, guys, kasing maliit pa dito. Maliit pa dyan. Manipis lang. So, syempre, kakahit ka, ubos ang isang isla, di dalawa, ay anim lang sila. So, sa pangalawang araw, di apat, dalawa lang na matitira. So, mas marami pang gulay kesa sa isda. Kasi ang mahal, guys, ng bilihin dito sa Amerika, kahit nandito na ako, namamahalan pa rin ako. So, dalawang piraso na lang. So, syempre, maiiwan maraming gulay at sabaw, di ba? Bumili ako ngayon ng one bucket of fried chicken sa KFC. Alam nyo, kanya-kanya nga lang naman yan eh. Kung gusto nyo, magprito kayo ulit ng isda at ilagay nyo ulit dun sa sabaw. So, bahala kayo. Pero ako, yung choice ko is manok naman at saka yung sabaw. Kasi yung manok, kahit yan lang ang manok ang kainin mo, okay na, basta may sabaw. Kasi ayoko yung ano, yung tuyot na tuyot ba ang kinakain. Kasi kahit gusto ko may sabaw pa rin, lalo nga malagyan akong tubig ang kanin ko. Maglugaw na lang ako, di ba? So, well anyways, so yun lang. So, katulad ko na mga masyadong busy, alam niyo na wala nang time magluto-luto. So, yun lang ang tip ko. Na magluto kayo ng pangmatagalan, natatagal siya ng mga ilang araw. Pero kung marami kayong pamilya nakakain, pwede rin kayo magluto ng maramihan. Para hindi na kayo luto ng luto, bilhin na ng bili, sayang yung pera, na ano, ganun din naman, di ba? At isipin nyo yung lulutuin nyo katulad ng adobo, tatagal ang adobo, sinigang, tatagal lang ang sinigang. Basta ilagay nyo rin sa ref. Kung wala naman kayong ref, o pwede rin kayo magluto ng tamang pangalawang araw lang. O tatlong araw. Basta hindi mapapanis. Okay? So, yun lang naman ang tip ko. At mabilisan ito dahil papasok ako lang alauna. Alas 11 pa sa mag-alas 12 na. So, magre-ready pa ako.
At saka pala, dito rin sa US, may mga nabibiling ganito, ewan ko lang dyan sa Pilipinas, yung mga ready to eat, ima-microwave lang. Kung meron ko yung microwave, pwede, eh kung wala, edi ilagay nyo sa kamaliit na kaserola, initin nyo sa kalan nyo, yung mga ganitong ready to eat, ready to prep, yan. To pwede ng partneran to ng tinapay, yung this is kind of emergency meal. Yan, turkey and dressing. Yan. Meron din ganito na kanin na fried rice siya. Pwede niyo yung partneran kung ano-ano. Basta yung alam niyo na ngayon ni eh, kasi kailangan ngayon maano kayo, medyo tipid-tipid naman ng konti. Okay, lalo na ngayon na pandemic, yung iba wala mga trabaho na hindi malaman kung saan kukuha ng pagkain sa araw-araw, umaasa sa relief goods. Alam nyo, pwede nyo naman tipid-tipid lang ng konti. Pasensya na. Diba? Kailangan na talagang humaharap tayo ngayon sa crisis ng mundo. Okay? So, yun lang naman. I-share ko lang ang aking everyday routine. Pagkatapos magkape. Actually, hindi siya kape. Ano siya? What you call this? Cappuccino na may halong tsokolate. Alam niyo yun, kasi hindi na ako pwede nga magkape. Alam niyo kung bakit. Tinitira na ako ng bato. Kasi kakakape. Yan. Kakakape. Moderation talaga dapat. O yan, natuto na ako. Okay? At saka nga pala, huwag kakalimutan ang inyong mga vitamins, yung mga immunity na mga katulad ng ganito. Yan. Okay? So guys, ingat-ingat tayong lahat. Ingat po kayong lahat sa bagong subscribers ko. Hello! Hi, bebe! Yeah, mag-iisip pa rin ako ng mga gagawin ko about, you know, para sa araw-araw. At you can comment down below and click the bell. Click the bell. Ayan, para may ano rin kayo, ganap din kayo sa tuwing may ganap din ako. O, diba? Magkaganapan tayo dito. Suggest din kayo kung anong gusto nyo gawin ko. Suggest din. Mag-comment kayo. O yung mga challenge na ganyan. O kung ano-ano. Basta yung mga hindi below the belt. Okay guys. Hanggang dito na lang. Ha, mga bebe ko. Kasi papasok na ako. Alas 12 pasado na. Hi! Patay. Alauna. O sige. Okay guys. Ingat. Keep safe. Wash your hands guys. And put face mask. 6 feet. Away from other people. Okay? Bye guys. Thank you. God bless.